May nakita tayo na isang post sa isang social media platform at ayon nga sa post na ito ay huli na raw si Kai sa NBA Summer League at malabo na na mapabilang ito sa isang NBA team. Kung titignan nga naman natin ay malapit nang magsimula ang NBA Summer League at 3 araw na lang ay magsisimula na ito sa Las Vegas, July 7 US time at July 8 naman Philippine time. May punto nga naman at pwedeng huli na nga si Kai para sa NBA Summer League pero masasabi lang talaga natin na hindi ito maglalaro sa NBA Summer League kapag nagsimula na ang liga at wala ang pangalan niya sa kahit na ano pamang NBA team. Kung sakali man na hindi maglaro si Kai sa NBA Summer League ay ayos lang naman ito hanggat patuloy siya sa pagpapalakas ng kanyang laro at hindi ito tumitigil sa pag-iensayo. Hanggat hindi nga nagsisimula ang NBA Summer League ay hindi talaga natin masisigurado kung maglalaro nga ba si Kai o hindi. Hindi malinaw kung ano ang plano ng kampo ni Kai sa kanya at magkakaroon tayo ng malinaw na update kapag nagsimula na ang NBA Summer League. Posible pa rin na makita natin si Kai sa NBA Summer League at posible rin naman na hindi nga natin siya mapanood dito. Pagdating sa Asia Cup 2022 ay ruled out na nga si Kai at hindi na ito maglalaro ayon na rin sa lumalabas na update tungkol sa Gilas Team at Asia Cup 2022. Sa NBA Summer League ay pwede pa rin na mapabilang ang isang player sa last minute dahil na rin sa isa itong liga na kung saan tinitignan nila ang kakayahan ng mga basketball players na gusto nilang makitang maglaro gaya ng mga NBA draft picks at iba pang magagaling na basketball players ng iba't ibang liga na pwede nilang magamit at mapalakas sa NBA o kung hindi kaya ay sa NBA G League. Kanina nga lang ay inilabas ng Oklahoma City Thunder ang kanilang lineup para sa NBA Summer League at may nakita tayo na player dito na kung saan napanood na natin sa NBL Australia kasama ni Kai at ito ay si Usman Dieng ng New Zealand Breakers na naging first round 11 pick ng katatapos na NBA draft. At gusto nating makita ang laro niya dito sa NBA Summer League kung talagang magaling nga ba siya. Unti-unti na ngang naglalabas at nakukumpleto ang lineup ng mga NBA teams para sa NBA Summer League at habang papalapit ang pagsisimula nito, nagaganap sa Las Vegas ay unti-unti namang nakukumpleto ang mga lineup ng mga NBA teams. Hindi naman nagkamali si Kai Soto na piliin ang NBL Australia dahil na rin sa marami sa mga players dito ang nabibigyan ng oportunidad para makapasok sa NBA at bago magsimula ang NBA Summer League ay napabilang sa Phoenix Suns team lineup sina Julo Alachul, Doop Britt at DJ Vasilivic na kung saan makikita natin ang mga players na ito sa NBA Summer League Las Vegas. Kung hindi makakapaglaro si Kai sa NBA Summer League ay wala namang problema dito dahil na rin sa babalik siya sa NBL Australia para maglaro pa dito ng isa hanggang sa 2 season at magandang liga ang NBL Australia dahil kung maganda ang laro mo dito ay pwede na kunin ka ng isang NBA team. Tandaan lang natin na posible nating makita si Kai na maglaro sa NBA Summer League at posible rin na hindi natin siya mapanood dito. Hanggat patuloy si Kai sa pag-iinsayo at pakikipag-compete sa mga liga na merong mataas na level ng kompetisyon ay pwedeng-pwede pa rin na makapasok ito sa NBA dahil lalakas at lalakas ito habang mas nabababad sa mga laro laban sa malalakas rin na mga basketball players sa isang liga na mataas ang level ng kompetisyon.